Bidyong panturo batay sa most essential learning competencies. Ngayong umaga, ang ating tatalakayin ay pinamagatang Niyebeng Itim. Ito ay isinulat ni Liu Heng na isinalin sa Filipino ni Galileo S. Safra. Kaya ano pa ang inihintay ninyo? Simulan natin. Halina't matuto sa mundo ng araling Filipino. Ang Niyebeng Itim na isinulat ni Liu Heng ay umiikot sa takbo ng pakikibaka ni Li Hui Kan sa buhay para sa panibagong kinabukasan na kanyang inaasam. Tungkol ito sa pakipagsapalaran ng pangunahing tauhan sa kanyang lipunan bilang isang dating bilanggo. Ngayon, paglalarawan ng tauhan. Una, Li Hui Kan, ang pangunahing tauhan ng kwento. Isa siyang alila ngunit mabait, magalang, masipag na bata at puno ng respeto sa sarili maging sa ibang tao. Ikalawa, Tia Lu, siya ang tiya ng pangunahing tauhan. Inaalagaan niya si Li at siya na ang nagsilbing magulang nito dahil nga sa ulila na siya. Hepeng Li, isa siyang matabang lalaki na empleyado o nagtatrabaho sa gobyerno. Xiao Fen, kababata ni Li Hua Kuan, hindi siya mapanghusga at ang kanyang pag-ibig bilang kaibigan kay Li Hui Kuan ay di matutumbasan. Dumako naman tayo sa paglalarawan sa tagpuan. Red Palace Photo Studio. Ito ang lugar kung saan nagpakuha ng litrato si Li Hui Kuan upang gamitin sa pagkuha ng lisensya sa kariton. Ang kalye, ito ay nilarawan bilang lugar na pinuntahan nila ni Tia Lu. Narito ang komiteng pinagpapasapasaan sila sa pagkuha ng lisensya para sa kariton. East China Gate Consignment Store. Ito ang lugar kung saan siya nakakita ng karag-karag at lumang tatluhang gulong na sasakyan. Gangsi at Chaoyong Gate Boulevard. Ito ang lugar kung saan niya dinala ang kanyang sasakyan mula sa East China Gate. Sa labas ito ay mayroong paggawaan ng bisikleta kung saan siya bumili ng ilang parte para sa kanyang sasakyan. East Lane ng Kalye Spirit Run. Ito ang lugar na kanyang pinatunguhan at kung saan itinulak niya ang kanyang sasakyan mula sa Chaoyong Gate Boulevard. Mahalagang kaisipan sa maikling kwento. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na ang buhay ng tao ay parang gulong? Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Ito marahil ang naisip parating ng maikling kwentong Niyebeng Itim ni Li Yu Heng ay anuman ang pagsubok at malakid sa buhay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Minsan ang buhay ng tao ay dumadaan sa pagsubok na kung saan lagi lang tayong nasa ilalim dahil talo tayo o minsan dumarating din naman ang swerte na hindi na natin ito inaasahan. Ngunit, sabi nga, bilog ang mundo. Ito ay patuloy na umiikot. Lagi natin tatandaan na ang lahat ng bagay ay pinagtatrabahuan o pinagpapaguran at ginagawa ng paraan. Matuto tayong magpasalamat sa mga tao na tumutulong sa atin at sa Diyos sa kaitaasan. Buod ng Niyebeng Itim o ng maikling kwento, bisperas ng bagong taon nang nagpakuha si Li Hui Kuan ng 15 litrato kasama ang kaniyang Tia Lu. Tutulma na magpakuha ng litrato ay napilitang magpakuha si Hui Kuan sa Red Palace Studio. Gagamitin niya ang larawang iyon upang kumuha ng lisensya para sa kariton at pagtitinda ng kaniyang prutas. Naaprubahan ang pagkuha niya ng kariton ngunit sa pagtitinda ng prutas ay hindi. Puno na ang kota. Hindi rin nakatulong ang kontak ng kanyang Tia Lu o ayaw nitong tumulong. Ang tanging lisensyang naroroon ay para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Wala nang pakialam si Hui Kuan kahit anong itinda. Ang mahalaga ay may gawin kahit pa mas mahirap itinda ang damit kaysa sa prutas. Inimbita si Hui Kuan ng kanyang tiya na manood ng magandang palabas sa TV, ngunit tumanggi ito sa kadahilanang marami pang gagawin. Ibinigay kay Hui Kuan ang pwesto sa may timog ng silangang tulay. Wala man lang ni isa ang nagtakang tumingin ng mga paninda niya. Sapatos na tatak perfection mula sa Free Economic Zone. Sapatos na tatak perfection gawa sa Shenzhen. Ang sigaw niya. Mga blusang batwing
halikayo rito, muli niyang sigaw. Ngunit wala pa rin siyang nabenta. Siya ang huling tindahan na nagsara sa hanay ng mga tindahan na naroon. Sa mga sumunod na araw ay nakabenta siya ng muffler. Sa ikatlong araw ay wala siyang benta. Sa ikaapat na araw naman, wala pang kalahating oras ng magbukas ng kanyang tindahan, ay nakabenta siya ng damit na pang-army sa apat na karpintero. Nang makarating ang mga karpintero sa silangang tulay, ay nagkulay talong ang labi nila sa damit. Ngunit niligtas naman ang kanyang balat ng kasuotang ibinibenta ni Huwikwan. Bago magtinda ay matamlay na hinarap ni Huwikwan ang negosyo. Ngunit naging inspirasyon siya sa kanya ang pagbili ng mga karpintero. Mas mabuting maghintay kaysa umayaw dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Mapapansin na sa ganitong pag-iisip ng paunahing tauhan ay lalo siyang tumatatag sa tindi ng pagsubok na kanyang hinaharap. Hindi siya nawawala ng pag-asa para mabuhay at ipaglaban ang kanyang buhay sa magulo at hindi patas na kanyuan o ng lugar na kanyang ginagalawan. Ngayon naman ay dumako tayo sa banghay o galaw o masusing pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Una, panimula. Matapos magpakuha ng litrato ay dumiretso si Li Huikwan sa isang kalye upang kumuha ng lisensya sa pagtitinda. Sunod, ang naging sulirani naman, hindi naaprubahan na aplikasyon niya para sa lisensya sa pagtitinda ng mga prutas sapagkat puno na ang kota. Hindi na siya matulungan pa ng mga kontak ng kanyang Tia Lu. Reaksyon. Tinanggap niya ang lisensya para sa pagtitinda ng damit. Bumili ng second hand na kariton at matyagang inayos sa mga komplikasyon. Layunin. Nais niyang mapansin siya ng mga mamimili nang sa gayon ay makakuha nito o makuha nito ang kanilang atensyon at may tuon sa kanyang paninda. E. Ginawa. Isinigaw niya ang pangalan ng ilan sa kanyang mga paninda. Sa umpisa, inakala niyang mahirap yun gawin, ngunit ang tumagal ay nasanay na rin siya. F. Ang kinalabasan. Kinainggitan siya ng ibang mga tindero na nasa paligid sapagkat madami o madali niyang naubos at naibenta ang 20 anggora, bagamat may mga araw din na matumal ang kanyang benta. At ang naging wakas ng maikling kwento ay napag-isip-isip ni Huwikwan na tanging tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Walang may dudulot ang kawalan ng pag-asa at mas mabuting maghintay kaysa umayaw. Ipinahiwatag nito na sa kabila ng paghihirap at pagdurusa na kanyang nararanasan ay hindi siya nawala ng pag-asa para ipaglaban ang kanyang buhay. Kaya't kung kayo ang aking tatanungin, kayo ba ay gagaya sa paunahing tauhan? O hihintayin nyo na lamang isang araw sa inyong buhay kung kayo ba ay aangat o hindi? Lagi nyo tatandaan, batay sa paunahing tauhan, na kailangan nating ipaglaban kung anong meron tayo sa ating buhay at ang pangarap na ating inaasam ay dapat ay gumawa at magsipag tayo para atin itong maabot. Dahil dyan, maraming salamat sa inyong lahat.